Tumulog pa si Oliver na magising si Penelope kinaumagahan. Hindi niya na malayang nakatulog na pala siya habang nasa biyahe kagabi. Napansin niya na ang manipis sa pantulog na suot niya. Malamang pinalitan ni Oliver ang suot niya kagabi. Napangiti si Penelope. How sweet of him! Hinirikan niya ito sa pisngi bago bumaba ng kama. Nagtungo siya sa banyo para magsipil at maghugas ng mukha. Fresh pa rin sa isipan ang dalaga nangyari kagabi. Hindi siya naipakilala ng ayos ni Oliver sa parents ito. The night turned out to be the worst night ever. Di man lang sila nakatagal doon ni Oliver. Hindi man lang din niya nakausap ang mga magulang nito tulad ng gusto niya mangyari. Kahit di magsalita si Oliver, alam niya na nag-iisip din to dahil sa inakto ng ina nito. Alam niya na naguguluhan din ang binata. She just don't want to talk about that last night kaya pinili niyang ipikit ang mga mata. Ayaw niyang ma-stress. Napakulot noon si Penelope na makarinig siya ng katok mula sa labas ng pinto ng bahay niya. Sinong bisita niya? Unang naalala niya ay si James. Hindi maganda naging behavior nito last time nagpunta sa bahay niya. Penelope? Tawag ng kumakatok sa pintuan. Pamilyar ang boses. It took 5 seconds for her to realize it was her mother's voice. Automatikong nanlaki ang mata ni Penelope. Nandito ka nga, mama? What? Paano? Pagtingin niya sa isang bintana sa babae, nandoon nga ang kanyang ina. Hindi ito nag-iisa dahil kasama nito ang kanyang papa. Bigla niyang nalalang natutulog pa si Oliver sa silid niya. Patay tayo dyan. Natutop niya ang bibig. Penelope, nandyan ka ba? Malakas ang tinig ng kanyang ina. Penelope, baka naman tulog ba ang anak natin? Sabi ng kanyang ama. Tulog ba? Sana yun magising maaga. Alas 5 parang nagigising ng anak natin, saka may trabaho yun. Ano bang oras na? Malapit na mag-alas 8. Imposible namang natutulog pa yun. Muli tinawag ang kanyang pangalan. Parang nawala ng kulay ang mukha niya. Kung pagbubuksan niya mga ito, wala namang magiging problema. Pero paano kung biglang lumabas ng kwarto si Oliver? Kung minsan naka-boxers lang lumalabas sa silid ang binata, tsaka kukorumprontahin siya ng mga magulang. At malalaman ng mga ito na nagsasama na rin sila ng binata sa iisang bumong. Nakagat niya ibabang labi. Kung hindi naman niya bubuksan ang pintuan, siguradong hindi titigil kakatawag sa labas ang mama niya. Diyos ko, bakit pa hindi nagsabi mga ito na luluwas pala sa Maynila at bibisitahin siya? Penelope, alam kong nandyan ka pa. Buksan mo. Hi, ma. Sa wakas, nagkalakas loob rin siyang buksan ng pinto. Bahala na si Batman. Hindi naman siguro basta-basta magigising si Oliver. Parehas na napangiti ang mga magulang niya na makita siya. Penelope! Ang mama niya ang unang yumakap. Ilang buwan na rin sila itong hindi nagkikita. Sa telepono lang sila nag-uusap. Minsan lang naman sila nakakapag-usap sa Skype. Kadalasan lang talaga ay sa text at tawag. Namiss kita, anak. Parang mas gumanda ka pa yata ngayon kumpara doon sa huling pagkikita natin. Tila nanggigil na pinasal ng kanyang inampis ngay. Para medyo nagkakalaman ng anak natin ah. Pagpansin ng kanyang papa. Aba, oo nga no. Wala naman pala kaming dapat ipag-aralan ng papa mo. Mukhang kumakain ka naman ng tama at hindi nagpapakagutom. Tinigilan ni Penelope yung mapangiwi. Kung alam lang naman ito kung anong katotohanan. Pinapasok niya mga ito sa bahay. Nakangamba pa rin siya dahil nandun sa silid niya si Oliver. Ano mang oras, posibleng lumabas ito ng kwarto at malaman ng kanyang mga magulang na doon natutulog ang binata. Hindi po pwedeng malaman ng mga ito ang bagay na yon, lalo na ng kanyang mama. Ma, nakapag-almasal na ba kayo? Talong niya. Ang papa niya ang sumagot. Hindi pa kami kumakain ng mama mo. Dadaan sana kami kanina sa fast food chain pero itong mama mo atat na pumunta dito. Ah, ganun po ba? Meron lang po dyan sa ref na makakain. Ano po bang gusto ninyo pa? Kahit ano anak, basta sabay-sabay na tayo mag-almusal. Teka, anong oras ka ba napunta sa restaurant mo? Natanong ito. Mamaya pa naman pa, maaga pa naman pamunta doon yung bago ko manager, si Talia. Kaya kahit tinanghali ako ng gising, bakit ka tinatanghali sa pagising? Magkapanabay na tanong ng kanyang mama at papa. Napangawi si Penelope. Anong sasabihin niya? Ano ka naman sabihin niyang, inaabot kasi po kami ni Oliver na umaga kaya ganoon. That would be the worst answer. Oo, alam na ng kanyang mama tungkol sa kanila ni Oliver. Maaring hindi pa alam ng kanyang papa dahil baka hindi sinabi dito ng kanyang ina. But for sure, hindi pa nito inaasahan na may nagaganap na sa kanila ng nobyo. At mas lalong din ito inaasahan kung ipagtatapat niya ang kanyang pagbubuntis. Hindi magandang resulta na naging huling pag-uusap nila ng kanyang ina na si Roselda sa telepono. Sinabihan sa nito na layuan si Oliver at putulin ang relasyon sa nobyo. She didn't know what was wrong. Hindi niya gugustuhin na lumayo kay Oliver. Wala siya nakikitang mali sa relasyon nila. They love each other. At sa tingin niya huli na para putulin ang koneksyon kay Oliver. May isang buhay nang nabuo dahil sa tamis ng kanilang pagmamahalan. Penelope? Pagputol ang kanyang mama sa pag-iisip niya. Humugot siya ng hininga. Inaabot pa kasi ako ng hating gabi minsan sa panonood ng TV. TV? Napahalakak ang papa niya.
Ikaw talagang bata ka. Hindi ka pa rin nagbabago. Hilig mo pa rin manood ng primetime bida. Nakahinga siya ng maluwag. Siyempre naman pa. Naaliw pa rin naman ako sa mga TV shows ngayon. Pero alam niya sa sarili na matagal nang siyang natigil sa panonood ng TV. Aldover was our only addiction. Sige, mag-almasal muna tayo. Mauna na kayo sa kusina, ma. Bakit? May titingnan lang ako sa kwarto sa itaas. Pagpapaalam niya. Kailangan lang niyang masigurado na hindi siya mabubuking o mas tamang sabihin na hindi malalaman ng kanyang magulang na doon natutulog sa sarili niya si Aldover. Tumango ang mga ito at taunan na sa kusina. Nagmamadaling umakyat sa itaas si Penelope at nagtungo sa silid niya. Natutulog pa rin si Aldover. Mukhang nahimbing ang tulog ng binata. Kung pagmamasa ng mukha nito habang natutulog, parang bata ito. Hindi niya maiwasan na mapangiti. Nabura lang ang ngiti niya nang maalala na kailangan nga pala niya itong itago mula sa parents niya. Ayaw naman niyang gisingin ito pero kailangan niyang gawin yon. Aldover! Aldover! Uy! Gising! Sunod-sunod na niyugyug niya ang balikat ito. He moaned but did not open his eyes. Pinigilan niya ang pumalatak. Ang hirap naman gisingin ng kumag na to. At teka, kailan pa siya nahirapan gisingin to? Napatingin siya sa umbok sa pagitan ng hita nito. Nag-init ang pisngin ni Penelope. Ang bahaging yun lang ba ang madaling gisingin dito? In fairness, parang gusto niyang abutin iyon ng kamay at himasin. Ay naku Penelope, maghunos dili ka. Uy Aldover, gumising ka na nga. Oh, ano ba uy? Tanghali na mokong. Pigil niyang boses at sumigaw. Mamaya na. Anong mamaya? Hoy, bitawan mo ko. Maring sabi niya na hilahan siya nito pahiga at ikulong sa mainit na yakap. Napapikit naman ito, pero may pilong ngiti ang naglalaro sa labi nito. Can we just stay like this forever, hon? Bulong nito at sa may tenga niya. God! His breath was ecstasy. Inutusan niya ang sariling huwag kiligin ng todo. Paano kung sabihin ko sa'yo na wala namang forever? Hilat out a soft, delicious chuckle. Yeah, walang forever. Dismayadong napasimangot siya. Ay, ganon? Wala palang forever kaya binitawan mo ko. Walang forever but I will make sure that I will always love you. He? Mambabola ka pa? Iminulat ito ang mga mata at sinulubang ang mga mata ni Penelope. Damn, his blue eyes could melt her bones literally. I love you, hon. I love you. I love you. I love you. Tama na? Papakiligid mo pa ako? Hindi na niya mapigilan na mapangiti. Mas gusto ko nakikita kang kinikilig. Abat bakit naman? Para alam kong ako lang ang mahal mo. Muling nabura ang ngiti niya nang marinig ang boses ng ina na tumatawag mula sa ibaba. Nagsalubong ang kilay ni Aldover. Sino yon? Tanong nito. Si Mama. Nandito sila? Oo. Kumalas siya sa yakap nito. Oh my, baka nalaman nilang dito ka natutulog. Kailangan mo magtago. Lumalim ang pagkakakunotoan ni Aldover. Why would I need to hide? Kasi nga mabubuking ako. Bakit? Ano bang tinatago mo? Pirandilatan niya ang binata. Malamang ikaw ang tinatago ko. Bumangon ito. Tinatago mo ako from your parents? Bahagyang nagdilema mukha ni Aldover. Rinig niya ang pagkadismaya sa boses ito. Natigilan si Penelope. Bakit? Anong bakit? Your parents are here, itatago mo ko sa kanila imbes na ipakilala? Sabay silang napalingon ni Aldover nang marinig nilang isang malakas sa tikim mula sa pintuan. Ngayon na lamang ang pagtakas ng kulay sa mukha niya na makitang nandoon ang ama niya. Sa likod nito ay ang kanyang ina. Nanigas ang katawan ni Penelope at parang tinakasan ng kulay ang buong mukha niya. Ma? Pa? Nauutal niyang sambit. Maang na nakatitig sa kanyang ina. Namumulang mo kumuha nito. Her mother's eyes were asking. Nag-iwas siya ng tingin. Ang atensyon naman ng kanyang amay na kay Aldover. Parang gusto niyang takpan ng kumot si Aldover at itago sa mga magulang niya. Ngunit huli na ang lahat. Nahuli na sila namang ito. Booking na siya. Nakagat ni Penelope ang ibabang labi. Kill her now, please. Alam niya na kahit di siya magpaliwanag, may namumuong hinala sa utak ng mga ito. Hindi siya tanga para hindi malaman kung ano yon. Parang lalamunin ng kaba niya ang buong paligid. Kung maaari lang bumuka ang lupa at kainin na siya niyon upang matakasan niya eksenang iyon. God, she's not ready for that. Nagsalita ang kanyang ama. Anong ibig sabihin nito, Penelope? Puro ng kaseryosohan ang mukha nito. Pati na rin ang boses ito. Pa, magpapaliwanag ako. Mabilis na sabi niya. Bumaling sa kanya si Aldover. Kung may takot at nakalarawan sa mukha niya, may nakikita naman siyang tila pigil ng ngiti sa labi nito. Damn him! Nag-e-enjoy ba ito sa sitwasyon niya? Ang walang hiya. Pigil-pigil ni Penelope ang sariling irapan nito. Tumango ito. Seryoso pa rin. Mabuti. Sumunod na kayo sa kusina, mag-aalmasal muna tayo. Inakbay nitong mama niya na parang natulis na yata sa kinatatayuan at pinihit pa sa balikat para sumabay na rin dito sa pagbaba. Malalim ang humugot sa Penelope ng hininga. Ipinikit niya mga mata at tinakpan ng palad ng pisngi. Ano na ang gagawin niya? So wala kang balak na ipakilala ako sa mga magulang mo bilang nobi mo?
Gusto ko tong isipin na kinakahiya mo ko. Lumipad ang tingin ni Penelope kay Oliver. May mapanganib na ngiti sa labi nito at parang hindi nagugustuhan ang inaakto niya. Bigla ay parang inatake siya ng konsensya niya. Hindi kita ikinakahiya. Mabilis na tanggi niya. Bumaba ito sa kama at puno ng kaseryosohan na tumitig sa kanya. Kung hindi mo ako kinakahiya, bakit hindi mo pa ako ipakilala? You want me to hide? Hindi ako pinanganak kahapon, Penelope. Malinaw sa akin na kaya mo gusto akong magtagoy dahil ayaw mo ako ipakilala sa mga magulang mo. Napanunok siya. Rinig niya ang pagtatampo sa boses ito. Nagbukas sa rambibig niya. Damn it! She don't know what to say. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag kay Oliver. Oliver, tinalikuran sa dito. Pinulot ang pantalon sa ibaba ng kama. Isinot ito iyon pagkatapos na nagilap sa ibabaw ng side table ang itim na sando. Tinapuran sa nito ng isang sulyap. His eyes could melt steel at kapag ganito hindi magandang mood ng binata, parang gusto niyang takasan ito. Tila kulay asul na apoy ang nakikita niya sa mga mata nito. Sumunod na tayo sa kanila. Your parents are waiting for us. Walang lambing sa tono nito at parang gusto niya magsisi na pinagtatagupan niya ito kanina. He is mad at her. Kailan pa ang relasyon ninyo? Maluwanin ang tanong ng kanyang papa. Tahimik lamang ang kanyang mama habang kumakain. Pero nararamdaman ni Penelope gumagana ang tenga nito at pinapakinggan ang mga sagot nila ni Oliver. Nasa pagsilat kasalukuyang nag-aalmusal. Hindi lang alam ni Penelope kung almusal ba yung matatawag o konfrontasyon. Hindi niya manguya ng husay ang kinakain. Pinakiramdaman niya si Oliver. Inalalayan siya nito sa pag-upo. Ang binata pa naglagay ng pagkain sa plato niya at inaasikaso siya nito na parang tunay na may bahay nito. Sa mga mata ng magulang niya, sweet ang gesture nito. Pero ramdam pa rin ang dalagang tensyon sa pagitan ni Oliver. Nararamdaman pa rin niya ang paghihinanakit ito sa mga nasabi niya kanina. Malapit na po kami mag 2 months pa. Nag-stammer pa si Penelope sa pagsagot. 2 buwan? Yes, sir. Magarang na pagkumpirma ni Oliver. At nagsasama na kayo. Yes, sir. Nanlalaki ang mga matang napatingin si Penelope kay Oliver. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Kapwa may gulat sa mga mukha. And Penelope is already pregnant, sir. Napasinghap si Penelope. Oliver? Bumaling ito sa kanya. What? Han, napag-usapan na naman natin doon, hindi ba? Sasabihin na rin natin sa kanila na buntis ka na. Totoo ba yon, anak? Tanong ng mama niya. Lumunok siya bago tumango. Totoo yon, ma. Katahimikan. Ilang segundong tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Walang nagsalita, walang gumalaw. Pero narinig niya ang paghinga ng tatlong taong kasama niya doon. Excuse me. Tumayo ang kanyang ina at lumabas ng kusina. She called her mother. Hindi ito lumingon. Tumingin si Penelope sa mat kay Oliver bago sundan ang ina. Naabutan niya ito sa harap ng bahay. Sa malit na din niya kung sa nagkakapisya tuwing umaga. Nakatayo ito at nakatungo. Wari nag-iisip ng malalim. Ma? Tawag ni Penelope. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa ito, Penelope. Pero nakakasigurado ako na hindi ka matatanggap na charita. Kinamumuhian niya tayo. Hindi niya kayo hahayaan na maging masaya. Naguguluhang hinarap niya ito. Ano bang problema, ma? Bakit siguradong sigurado ka sa bagay na yan? Yan ang hindi ko maintindihan. Bakit hindi pwede? Wala ako nakikitang mali sa relasyon namin ni Oliver. Wala kaming tinatapakan ibang tao para tumutol siya. Malalim mahumugot si Roselda ng hininga at tinignan siya ng tuwid sa mga mata. Dahil galit siya sa akin. Ha? Napakunot noong dalaga at mas lalo pang naguluhan. Bakit siya magagalit sa iyo, ma? Di ba okay naman kayo nung umalis ka pa? Nakapagsilbi ka mga sa mga ronquilyo eh. Gusto niyang sabihin dito na muli niyang nakita ang mga magulang ni Oliver at hindi naging handa ang resulta noon. Pero sa nanaig ang kuriosidad na malaman niyang dahilan ng ina niya, nag-iwas ito ng tingin. May mga bagay na hindi ka na dapat pang malaman, anak. Mabuti pa na huwag mo nalang alamin dahil hindi ako sigurado kung mas makakabuti yon para sa iyo. Ma, napailing si Penelope. Mas lalong hindi ko maintindihan kung bakit ayaw sa akin ni Mrs. Ronquillo kung ayaw ninyong sabihin sa akin kung ano na nalaman mo. Mas lalo ako naguguluhan. Right now, I am totally clueless. Hindi ko sinabi sa inyo agad na buntis ako dahil inaasahan ko ang magiging aksyon ninyo. Yun ang tinutukoy ko, anak. Buntis ka. Hindi makakabuti sa iyo kung malalaman mo ang punot tulot dahilan ng lahat ng ito. Napatiimbagang si Penelope. Malaki na ako, ma. Kung ano man yung tinatago mo, sigurado makakarating din sa akin. Walang sikretong hindi nabubulgar. Gusto sana niyang isindo pero tinikom na niyang bibig. Natatakot siya na baka ang usapan na yun ay pagmulan pa ng hindi nila pagkakaunawaan. Umalis din ang mga magulang ni Penelope pagkatapos nila mag-almusal. Oliver offered them a ride but her mother refused. Hindi na siya nagtaka pa. Hindi maganda ang daloy ng mga pangyayari. Something is not right. May mga tanong sa isip niya na hindi masagot-sagot. Bago tuloy ang umalis sa mga magulang niya, nakita pa niyang saglit na kinausap ng ama niya si Oliver. Seryoso ito, pero hindi niya masasabi na ayaw ito kay Oliver.
Anong sinabi sa'yo ni Papa? Tanong ni Penelope kay Aldover na magkasolo na ulit sila nito. Ipinagbiling ka na niya sa'kin, sagot nito. Umangat ang kilay niya. You mean? Sabi niya, ingatan ko ang kanyang anak at ang apo niya. Tumango siya. Too bad, hindi sila masyado makapag-usap ng Papa niya. Parehong magugulong isipan nila. Hindi ba siya galit sa'yo? Tanong niya kapag kuwan. Bakit siya magagalit sa'yo? Sa'yo siya galit? Bakit naman sa'kin siya magagalit? Wala akong ginagawang masama. Pinag-cross ito ang matipanong braso sa dibdib at diretsong tinitigan siya. Isinekreto mo sa kanya ang tukos sa atin. Pati ang pagbubuntis mo sa anak natin, hindi mo pa rin pinapaalam sa kanya. May karapatan siyang magalit sa'yo dahil bilang ama. May karapatan siyang malaman ang mga totoong nangyayari sa anak niya. But you did not let them know that. You did not let your parents know your condition. Daig pa nito ang kanyang papa sa pagsermon. Hindi to rin naiwasan ni Penelope ang pagtaas ng kilay. Sinesermonan mo na ba ako niyan? Naningkit ang mata ni Aldover. Oo. Okay, tapos ka na? Tatalikuran na sana Penelope ang binata, ngunit hinagip nito ang braso niya. Naiiritang tinignan niya ang binata. What? I believe you have something to explain to me. Wala akong dapat ipaliwanag, Aldover. I'm not in the good mood, kaya please, papasok muna ako sa kwarto. Okay, let's go to your room then. Ano? Wala ka bang duty ngayon? Umangat ang isang surok ng labi nito. Duty? Nah, ikaw lang gusto kong dutyhan. She almost rolled her eyeballs. What I mean is, hindi ka pa papasok sa trabaho mo. How about you? Hindi ka din ba papasok sa work mo? Balik tanong ni Aldover. Umangat ang kilay ni Penelope at pinamayawangan ng binata. Nope. Negosyo ko naman yun at tawa kong sarili kong oras. So kahit di ako pumasok, may kikitain pa rin naman ako. How about you, Mr. Ronquillo? Mayabang nang umiti si Aldover. Do you really want me to answer that? Bakit hindi? Well, ayoko naman magtunog mayabang kung sasabihin ko sa iyo na kahit di ako magtrabaho ngayon, tulad mo may kikitain pa rin ako. Mas malaki nga lang. Yabang? Inirapan niya ito. And aside from the business that I owned, I also have you, Penelope. Hinagilap itong bewang niya at sa isang iglap, tila isa siyang maliit na ibon na nakakulong sa pakpak na isang malaking agila. He caged her between his powerful arms. Her face buried into his chest. Nalanghap ni Penelope ang panlalaking amoy ni Aldover. Nakakaakit at masarap lang hapin. You need to explain. Bulong pa nito sa tenga niya. Explain what? Yung pagtatago mo sa akin sa parents mo. Yung hindi mo pagpapaalam sa kanilang tukos sa relasyon natin. Kung iniisip mong baliwala lang sa akin na ginawa mong yon, pwes ako na magsasabi sa iyo na hindi ko na gusto ng ginawa mo. Kinahihiya mo ba ako? No. Iniangat ni Penelope ang mukha at tumitig sa mukha ni Aldover. Bakit kita ikakahiya? Kung hindi mo ako ikakahiya, bakit mo ako itatago sa kanila? Sinubukan niyang bumitaw kay Aldover para makapagpaliwanag ng husay. Hindi siya makakapagsalita ng maayos. Kung ganitong nakakulong siya sa katawan nito, ngunit ang loko. Hindi siya pinakawalan at gumisi. Hindi ka makakawala sa akin at kahit di ko nalalaman ang rason mo, han? Pumikit siya at bumuntong hininga. Malabong pakawalan nga siya nito na hindi siya nagpapaliwanag. May kakulitan pa naman si Aldover pag minsan. Okay, para sa ikapapanatag ng loob mo, hindi kita kinakahiya sa mga magulang ko. Hindi pa lang ako handa na ipakilala ka. You see, kumukuha pa ako ng tamang oras para sabihin sa kanilang totoo. And to tell you the truth, si Papa pa lang di nakakalam ng tukos sa atin. Si Mama nasabi ko na sa kanya relasyon natin. At hindi niya nagustuhan yon. Ayaw niya sa akin? Is that what you want to say? Tumango siya. Ayaw man niyang sabihin sa binata ang tunay pero hindi naman niya pwedeng ilihim dito ang bagay na iyon. Hindi ko rin maintindihan kung bakit niya ako gustong lumayo sa'yo. Gusto ni Mama na hiwalayan kita. Naramdaman ni Penelope lumuwag ang pagkakayakap ito sa kanya hanggang sa tuloy na nga siya nitong pakawalan. Salubong ang kilay ni Aldover at tila gulong-gulo. Pareho sila nito. Naguguluhan din siya at hindi niya maintindihan kung ano ang tunay na nangyari. Kung ano ang dahilan ng mga magulang nila na umakta ng gano'n na lamang. Bakit niya gustong lumayo ka sa akin? May problema ba sa akin? Bakit di mo agad sinabi na maaga yan sa akin? Para ano? Para maguluhan ka rin? So that I can talk to her. Ask her what's the problem. O baka naman iniisip niya na lolokohin lamang kita. Yun ba? Of course not. Alam ko na hindi ka ganon. Pero hindi naman imposibleng mangyari yun, hindi ba? Aldover was a woman everything would ask for. He is an ideal guy. A man of every woman's dream. Hindi malabong may magtangkang umagaw kay Aldover. Nanlaki ang mata ng binata at eksaheradong umiling. Hindi ko gagawin sa iyong bagay na yun, Penelope. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang. Naiintindihan mo ba? Hinaplos si Tom Peskin niya at hinalikan ang kanyang noo. She took a long deep breath. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Nakakaparan nito mga inaakta ni Mama. May alam sila na ayaw nilang ipaalam sa akin. I am really sorry, Aldover. Hindi ko gustong itago ka sa kanila. It's just that I do... I understand now, hon.
Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Thank you. Nakahinga siya ng maluwag at niyakap si Aldover. Ngunit hindi pa rin mabawasan ang alalahanin niya. Baka kabuti siguro kung wag na muna natin alalahanin tungkol sa mga magulang natin, hon. We are adults now. Siguro may utang na loob pa rin tayo sa kanila sa pagpapalaki nila sa atin. Pero hindi na nalasakap ang relasyon natin. Kung ano man ang meron sa atin ngayon, yun muna isipin natin. Yun ang mahalaga, lalo't magkakaroon na tayo ng anak. Sumang-ayon si Penelope. Makabubuti siguro kung tayong iisipin niya sa ngayon ay si Aldover ang maging baby nila. Masyado magulang mga pangyayari at kung buong araw niyang iisipin ang mga ganong bagay, maaaring makaapekto yun sa kanya. 1 week flew by so fast. Sinunod ni Penelope ang advice ng kanyang doktor na huwag masyadong itututok ang sarili sa negosyo. Makakabuti sa baby niya kung di siya makakaramdam ng stress o kaya sobrang pagod. Alam na rin ni Talia ang pinagbubuntis niya. Kaya ang kaibigan todo na rin ang pag-alalay sa kanya sa kanyang negosyo. Ito na rin ang halos umaasikasa sa catering services ng Penelope's. Sinabi niya ito na kumuha ng assistant para hindi ito masyado napapagod, pero tumanggi ito. Okay lang daw ito at kaya naman ito ang trabaho. Nagpasalamat sa Penelope's sa kaibigan. Muli nilang napag-usapan ni Oliver ang tungkol sa lote sa tabi ng Penelope's. Ita-transfer na sana nito sa kanyang pangalan ng lupa, ngunit sinabi niya ito na hayaan na lamang. Hindi na naman nila kailangan gawin yon. Oras na magpakasal sila, otomatiko na rin naman ang magiging pag-aari niya ang mga ari-arian ni Aldover. At kung ano ang kanya, magiging pag-aari na rin ito. Isa pa, nakalimutan na rin naman ni Penelope ang tungkol sa kasunduan nila. Para sa kanya, wala na yon. She will always be thankful na masakilala niya ng husay si Aldover. Hindi ito tulad ng iniisip niya noon. Playboy? Bad boy? Ha! That is only her impression. Malayo si Aldover sa ganong uri ng lalaki. Malayong malayo. Isang hapon, dumiretso si Penelope sa isang supermarket para bumili ng mga prutas. Naghanap siya ng strawberries doon pero bigo siyang makakita. Hindi niya alam kung bakit walang supply ng strawberry doon. Bumili na lamang siya ng mangga at orange doon pero gusto talaga niyang makatikim ulit ng strawberry. Di bale, magpapahanap lang siya kay Oliver kung saan merong strawberry at magpapabili dito. Bago umuwi, dumaan muna siya sa madalas niyang puntahan sa coffee shop doon. Paborito niya nang humigop ng latte macchiato tuwing hapon, lalo na kapag bored siya. Binati siya ng gwardiya papasok at sinalubong siya ng pangiti at pagbati. Good afternoon, ma'am. Bumati siya rito. Pagkatapos umupo sa paborito niyang pwesto. Habang hinihintay ni Penelope ang order niya, kinontak niya si Aldover sa cellphone. Dalawang araw na silang hindi nagkikita ng binata. Hanga siya sa lalaki. Bukod sa pagpupulis, nagagawa pa nito ang asikasuhin ng negosyo nito at ng pamilya nito. Nagagawa nitong pagsabay ng dalawang trabaho. Sa isang araw nga pupunta na itong Amerika para sa pag-aasikaso ng negosyo ng mga rongkilo doon. Nakapagpabok na ito ng flight papunta ng California noong isang araw pa. Hindi minsan maiwasan ni Penelope ang mag-alala dito. Baka kasi maabusong masyado ang katawan nito sa trabaho at dapuan ito ng sakit. She don't want him to be sick. Hindi naman siya nagkukulang sa pagpapaalala sa binata. At alam niya na alam naman itong ginagawa. Kahit di siya magpaalala, aware naman ito sa kalusugan nito. Nakadalawang beses na tumawag si Penelope pero hindi sumasagot si Oliver. He must be very busy. Ipinatong niya ang cellphone sa mesa at ginalantingin sa loob ng coffee shop. Sweet Cafe is well known for having a good ambiance and a classy shop to dine in. Yun ang unang-unang kumuha sa atensyon niya. Noon, pangarap niya magkaroon ng sariling coffee shop pero naman nag-matured siya, mas gusto niya magkaroon ng restaurant. Why not? Mahilig siyang magluto at gumawa ng masasarap na putahe. Nabuo ang Penelope's restaurant dahil sa hiling niya noon. Later on, dumating ng order niya. Nasa kalagdaan siya ng pagmamerienda na makuha ng isang parehang pumasok sa shop ang pansin niya. She was about to ignore them. Ngunit nakilala niya ang lalaking nakakbay sa babae. Ano kaya ang dahilan ng mga magulang ni Penelope kung bakit galit ang mga rongkilyo sa kanila? Sino kayang nakita ni Penelope pumasok sa coffee shop na magkaakbay? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.